Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pareho sila nung nanay nung batang tinapon. Hindi kaya disgrasyado siya. Walang kikinusama sa mahol na to! Darwin na! Pinag-uusapan nga ni Zoe at Moira itong tungkol nga kay Giselle. Nakapariho daw itong si Giselle dito naman sa ina na nagtapon nga ng bata dito naman sa Apex. At agad ngang sinabi ni Zoe dito sa kanyang ina na baka daw disgrasyada itong si Giselle. At dito naman na sumang-ayon itong si Moira na dapat daw nilang alamin kung ano nga ba ang tinatagong sekreto ni Giselle sa kanila. At naninigurado nga itong si Moira ngayon na bago pa daw maubos itong kanyang pera, ay dapat daw ay makakabalik na nga siya dito sa Apex. Subalit paano nga siya makakabalik dito na malupit nga itong kanyang kalaban ngayon. At ito na nga si Giselle. At lalo pa't tindi ang closeness ni Giselle at dito naman ni Annalyn. Dahil ito ngang si Giselle ay nagiging kakampi na nga ngayon dito ni Annalyn Santos habang wala nga itong kanyang ama. At habang nagsusulat nga itong si Annalyn tungkol dito sa kanyang ama dito sa diary, ay hindi naman inaasahan ni Annalyn na makakatanggap nga siya ng tawag dito. At ito na nga na ipaalam dito sa kanya na may huldapan ngang nangyayari kung saan nang doon nga itong Selinette at Cromwell. Dito naman napaiyak itong si Annalyn sa pagkagulat na mayroon nga nangyari dito sa kanyang ina na Selinette sa kabilang banda. Hinuthutan nga ng husto ng pulis na ito itong namang si Moira dahil magpapagawa nga daw ito ng bahay. At ipinagtataka naman ni Zoe na kung bakit nang dirito daw sa Apex itong kanyang ina. At dito na nga na sinabi ni Moira sa kanyang anak na itong pulis ay hinuthutan nga daw siya at wala naman daw siyang magawa kundi ang bumigay na lamang ng pera dito. At hindi naman sumang-ayon itong si Zoe dahil ulit-ulitin daw ng taong iyon at talagang mamimihasa nga daw iyon dahil sa pinagbigyan nga ito ni Moira. At dito naman na kinausap din ni Giselle at Annalyn ito namang kanyang ninang na si Josa. At nabawi nga nila itong sanggol na napunta naman dito kay Josa. At ang sinisisi naman ngayon ni Josa na kung bakit nalaman daw ni Annalyn at sa buong Apex kung nasaan itong bata ay ito namang si Aling Susan sa pag-akala ni Josa na itong si Aling Susan ang nagtimbre o tumawag dito kay Annalyn. At dito naman na inamin ni Lynette kay Josa na hindi kasalanan ni Aling Susan dahil siya daw mismo ang tumawag dito sa kanyang anak na si Annalyn na nang doon nga kay Josa itong bata. At dahil dito nagalit naman ngayon itong si Josa dito kay Lynette. Dahil traitor nga daw ito at humihingi naman ng pasensya itong si Lynette dito kay Josa. At sa mangyayari nga dito kay Lynette, mapapatawad na nga ba ito ni Josa? Yan ang ating patuloy na pakaabangan. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.